Patuloy sa paglalatag ng kanilang plano ang mga tumatakbong pangulo at ang kanilang katandem sa election 2022. Narito ang report. Sa Laguna nag-ikot sina Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Nakipagkita rin sila sa mga lokal na opisyal sa provincial capital at sa mga taga-suporta sa Kalawat. Tinanggap rin sila ng mga local officials ng Santa Rosa at Binyan. Sa gitna ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, sabi ni Robredo, dapat magkaroon ng batas na kapag naabot na ang itatakdang limit sa taas presyo, dapat otomatikong masususpindi ang paniningil ng excise tax. Pero sa akin kasi, hindi siya natatapos sa pagkontrol ng presyo ng gasolina. Pero yung tulong na kinakailangan ngayon ng ating mga drivers, mas mahigit pa doon. Tulungan sila makabangon muli. Suporta naman para sa mga magsasaka at mangingisda ang inilatag ni Pangilinan. Suportahan ang magsasaka at mangingisda dahil pag sila ay sinuportahan ng maayos, dadami ang kanilang ani, dadami ang kanilang huli. Pag marami na ang huli, bababa na ang presyo ng pagkain. Lahat tayo makikinabang. Goodbye, gutom! Samantala, nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Robredo sa pagkapangulo ang mahigit 100 ekonomista, kabilang si dating Duterte admin NEDA Chief Ernesto Pernia at 4 pang dating NEDA Chiefs. Ang mga residente ng Road 10, Sitio Puting Bato sa Navotas, ang sinimulang suyuin ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso, kasama ang katandam na si Dr. Willie Ong at mga senatorial candidates. Sinalubong din sila roon ng mga lokal na kandidato ng Aksyon Demokratiko. Muling panawagan ni Moreno sa COMELEC, isaalang-alang ang ilang pagluluwag sa patakarang itinatakda nito sa pangangampanya. Gusto ko makamayan ng tao. Gusto ko mayakap sila. Gusto ko maramdaman nila ako. Gusto ko malapit ako sa kanila. It's always like that. And I hope whatever rules that they are doing right now, tingnan naman nila yung ibang konsiderasyon na mas gusto ng tao na nakikita nila, nakakasalamuhan nila yung kanilang kandidato. Nang tanungin kung hindi ba ito pagiging insensitibo sa health protocols, sabi ni Moreno hindi raw siya scientist para masagot ito. Nagbabala naman si Ong sa ilang gumagamit di umano sa kanyang mukha para makabenta ng supplements. Na-report ko na sa FDA, na-report ko na sa NBI, kaya lang mahirap talaga mahuli. Sana nga talagang mahuli kasi walang mga address eh. Kailangan ko tulong ng NBI para maalis ko lahat. Bukod sa iba't ibang bahagi ng Navotas ay sinuyo din ng Team Isko ang iba't ibang bahagi ng Malabon para manuyo ng mga botante. Kaugnay naman ang pagbasura ng COMELEC First Division sa disqualification case laban kay Bongbong Marcos, sinabi ni Moreno na mabuti raw na nabawasan ang sakit sa ulo ni Marcos. Dumalo sa campaign rally ng Partido Reforma sa Panabo City, Davao del Norte, sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto III. Kasama nila sa rally ang kanilang senatorial candidates. Binigyang diin ni Senator Lacson na kung papalarin sa first 100 days, sisimulan niya ang internal cleansing sa gobyerno, kagaya ng ginawa niya dati sa PNP nung siya pa ay PNP chief. Ito rin pong ginawa ko sa kapulisan, kaya nawala yung kotong, nawala yung pinairagon no-take policy, maski yung mga nagtatransak ng business sa PNP, wala pong lagayan nangyayari sa PNP noon. At ito lang ang aking pagmamalaki. Sa loob ng 50 taon, 5 dekada ng aking paglilingkod. Matapos alisin ang dalawang kandidato sa senatorial slate nila, sinabi ni Soto na meron na sila ngayong listahan ng 10 senatoriables. Pero tumanggi muna siyang pangalanan ang mga ito. The agreement last night between Senator Lacson and I is we will confine it to 10 at the moment. Ano, we will confine it to 10. Meron kaming 10 na sure na alam namin na pare-pareho ang thinking namin. And more or less, kung meron man kaming gentleman's agreement, ay sumusunod. Sinalubong din sina Lacson at Soto ng mga taga-suportang nag-abang sa gilid ng daan sa Tagum City. Isinagawa sa Energy Park ng lungsod ang panghuling political rally nila ngayong araw na dinaluhan ng barangay officials at reforma leaders.
Sa Cavite na nuyo kanina ng mga botante si dating Senador Bongbong Marcos. Inikot nila ang bayan ng Tansa, pati na ang mga lungsod ng General Trias at Imus. Bukod sa caravan, humarap din si Marcos sa mga taga-suporta at local leaders sa Cavite. Dito, inendorso ni Governor John Vic Remulla si Marcos sa pagka-presidente at Sara Duterte sa pagka-vice-presidente. Sabi ni Bongbong, malapit ang pamilya Marcos at Remulla na nagsimula pa sa kanilang mga ama. Nakita naman ninyo ang progreso na nangyari sa Cavite. At nasimula nito nung panahon pa ng ama ng ating gobernador at congressman at yung unang Governor Remulla at ng panahon din ng father ko. Alam naman natin nasyado malapit yung dalawang yan. Sa Cabanatuan City, pinangunahan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang ribbon cutting sa Masada headquarters at pumunta rin sa isa pang headquarters sa lungsod. Sunod na dumiretso sa Nueva Vizcaya ang Mayora. Sa kanyang panayam, inilatag ni Mayor Sara ang ilan sa kanyang mga tututukan kapag nanalo sa eleksyon 2022. Ang pinakauna po natin ay ang pagbabalik po ng mga trabaho na nawala dahil sa pandemya. Ang pangalawa po natin is kalidad na edukasyon para sa ating mga kabataan. Pag sinabi po natin edukasyon, hindi lang po college degree yon, kasama ang skills training doon dahil marami naman ang hindi kailangan ng college degree na trabaho. Walang public activity ngayong araw si presidential candidate Manny Pacquiao, habang inihayag naman ang kanyang running mate na si Representative Lito Atienza ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng COMELEC First Division sa disqualification case ni Marcos. Hindi raw ito katanggap-tanggap. With that kind of a decision, ang hirap ngayon sabihin sa mga taong bayan, magbayad kayo ha? Ano man ang hirap ng Pilipino, kailangan magbabayad ng buwis. Pwede pala hindi magbayad ng buwis eh. Parang wala. Parang baliwala. Yun ang nangyari dito sa desisyon nito. Orgil Relato. Jamie Santos. Jonathan Andal. Mariz Umali. Salima Refran. GMA News.